Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. Nasa Kwaresma po tayo, inaasahan tayo ng Panginoon na magsakripisyo. Bigyang prioridad sa ating buhay ang mga mahalagang bagay, katulad ng ating kaugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin, sa pag-aayuno, at sa pamamagitan ng pagtulong sa mga may nangangailangan. Aminin po natin ang ating makasalanan. Aminin natin ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mahal na Birhing Maria, kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibalik mo kaming muli sa iyong piling at upang ganap na pakinabangan namin ang 40 araw ng paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay, hubugin mo sa iyong aral ang aming kalooban sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, magpakabanal kayo sapagkat ang Panginoon ay banal. Huwag kayong magnanakaw, manlilin lang o magsisinungaling. Huwag din kayong manunumpa sa aking pangalan nang walang katotohanan, pagkat iyon ay paglapastangan sa ngalan ko. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong dadayain o pagnanakawan ang iyong kapwa. Huwag ninyong ipagpaliban ang pagbabayad sa inyong pinapagtrabaho. Huwag ninyong aapihin ang mga bingi at lalagyan ng katitisuran ang daraanan ng mga bulag. Matakot kayo sa Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag kayong ahatol ng walang katarungan upang pagbigyan ang mahirap o suyuin ang mayayaman. Huwag ninyong ipamamalita ang kasiraang puri ng inyong kapwa ni isasaksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak naman siya. Ako ang Panginoon.
Huwag ka magtatali ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, pangangaralan mo siya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag ka maghihiganti o magtatali ng galit sa iyong mga kasamahan. Bigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Espiritu bumubuhay, ang salita ng may kapal. Espiritu bumubuhay, ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao'y bagong buhay. Yung kanya mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ay sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yung bungang idudulot. Yung paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan. Kapag siya ay humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Naway itong salita ko ng aking kaisipan, sa iyo ay makalugod, Panginoon ko't kanlungan, o ikaw na kaublihan kong ang dulot ay kaligtasan. Sumaiyo inyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng mga anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong yun, matitipon sa harap niya ang lahat ng tao, at pagbubuklod, buklurin niya tulad ng ginagawa ng mga pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, halina kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok na kayo at manirahan sa kariyan inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan, nagkasakit at inyong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sumagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom?
Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kayo'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo na ang gawin ninyo sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito ay ginawa ninyo sa akin. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin mga sinumpa, kayong papasaapoy na hindi mamamatay, na inihanda sa dyablo at kanya mga kampon, sapagkat ako'y nagutom at hindi nyo pinakain na uho at hindi nyo pinainom, ako'y naging isang dayuhan at hindi nyo pinatuloy, ako'y nawala ng maisuot at hindi nyo pinramtan, ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi nyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom na uhaw, naging dayuhan, nawala ng maisuot, may sakit, o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinalingkuran? At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, ang pagkaita ninyo ng tulong, ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating Panginoong Hesukristong napakabait. Paalala lamang sa ating ugali, sa ating pakikitungo sa isa't isa. Sa Levitico, hindi lamang ito may aplikasyon noon nung pa, pati ngayon. Huwag gumawa ng masama sa kapwa. Huwag po nating lokohin. Huwag tayong maging taksil sa isa't isa. Pakiingatan natin ang ating bibig, ang ating pananalita, ang ating mga aksyon may epekto sa iba. Mahirap tayo, lalo na mga may edad sa atin. Pwede tayo magpatawad, pero yung Pinoy, mahirap makalimot. Kahit na ba ilang dekada na. Kaya kung meron tayong atraso, nako, tayo pa. Sa inyong katandaan, naalala pa ninyo, kahit na may Alzheimer's na, ha? Alam ko yan, dumadalaw ko sa mga matatanda. Maraming bagay na nakalimutan. Pero yung sama ng loob noon, Muli ang aral, pakiingatan ang ating mga aksyon. Sa ating ebanghelyo ayon kay San Mateo, hindi lamang pag-iwas, pag-ingat, hindi gumawa ng masama, kailangan din gumawa ng mabuti upang meron tayong makakapasok tayo sa langit. Yan ang kailangan, requirement. Yan, yung tinatawag nating corporal na pagtulong sa kapwa. Yung mga kinakaligtaan ng lipunan, huwag nating kalimutan. Alam po natin yan, ha? Ito'y payo, hindi lang payo, habilin o utos na sinasabuhay araw-araw. Tulong ni Maria ni San Jose, may mga santa ngayon, Santa Perpetua, Santa Felicidad, San Roque. Hindi na po natin dadasalin ang dasal kay San Roque. Salamat po. Nawa po ay umiwas sa masama, gumawa ng mabuti.
Minamahal ko mga kapatid, inihahayag ng Panginoon ang misteryo ng kaharian ng Diyos sa mga taong buong pagmamahal na kumakalinga sa mga dukha at nagugutom. Tugon po natin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway maging isang tahanan para sa mga naliligaw ng landas, ulila, mahihina at bigo. Manalangin tayo. Ang mga mayayamang bansa naway taimtim na magsagawa ng mga hakbang upang makatulong sa pagunlad ng mahihirap na bansa. Manalangin tayo. Ang mga napariwara at mga itinakwil ng lipunan naway maakit sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagkakawang gawa. Manalangin tayo. Sa ating mga tahanan, lugar ng hanap buhay, at sa pamayanang ating kinabibilangan, naway may palaganap natin ang paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, nababatid namin ang iyong walang hanggang pag-ibig para sa lahat ng tao. Kaya may pagtitiwalang inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa ngalan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito pagayon sa iyong mga kamay sa kaprihen karamanan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama namin lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyong aming paghahain upang sa iyong pagtataguyod ay pabanalin ito ang aming pamumuhay at ipagkakamit kami nito ng iyong awat kapatawaran sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo sa Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay inyong inihahandog ang pagkakataong aming maisalaob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi
sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupunaw ang daan at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, inagpan ako na panilipo sa alam ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, lulun na ko lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan niyahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos. Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol. Santa Perpetua, Santa Felicidad, San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Hesukristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalamin ka, sambahin ang alam mo, papasakamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa namin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulog sa puso at iadyang kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan at pakailanman. Amen. Panginoon Hesukristo, sinabi sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyong aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mga aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisayin sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumunyo. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka.
Mindanao. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, inyo karapat dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng Padelang Komunyon, manatili na po kayo sa inyong mga pwesto o pinaupuan. Huwag na po kayo maalis o lilipat ng lugar. Ang pari at mga lay-minister po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang kanyang pag-ibig-ibig. Sumunod po tayo ng maraming salamat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal sa aming pagsasalo ngayon sa iyong banal na piging na may makapakinabang ang buong pagkatao namin upang ang iyong kaligtasang dulot ay aming kampin at ang kagaling kaloob mo ay ganap na tamasahin. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas sa mga deboto na kanilang makahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng angkan na nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw.
Basbasan din po yung mga daladalan nila mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon nito na may maalala ng mga pangalan sa binyang ni Kang-ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Yesu Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal na namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,